Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Music, Quarter 1, Week 1. Tunog at katahimikan. Para sa ating panimula, isa sa pangunahing sangkap ng musika ay ang ritmo o rhythm. Ito ay tumutukoy sa galaw ng katawan bilang pagtugon sa tunog na naririnig. Ang tibok ng ating puso o pulso ay may kinalaman sa paraan ng daloy ng rhythm. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng mga tunog na naririnig at di naririnig ayon sa kumpas o time meter nito. Mayroon tayong pangunahing batayan ng kilos na mayroong koordinasyon sa ating mga paa, kamay at katawan gaya ng paglalakad, paglukso, pagpalakpak, pagmartsa at pagtakbo. Ang ariling ito ay naglalayong maihambing ang biswal na imahe ng mga tunog at katahimikan gamit ang quarter note, bimmed eighth notes at quarter rest ng rhythmic pattern. Para sa unang gawain, gawain sa pagkatuto bilang isa, awitin natin ng sabay-sabay ang maligayang bati. Narito ang awiting maligayang bati. Awitin natin ng sabay-sabay. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Nagustuhan niyo ba ang maligayang bati, mga bata? Ngayon naman ay sagutin natin ang tanong. Ano ang layunin sa pag-awit ng maligayang bati? Ang maaring sagot, ang layunin sa pag-awit ng maligayang bati ay babati sa isang taong nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ano naman ang naramdaman mo matapos mong awitin ito? Ikaw ba ay sumaya? Mabuti naman kung ganon. Subuking awitin ito ng mahina. Tama bang awitin ito ng mahina? Hindi ito tama na awitin ng mahina. Dahil ang awitin ay tungkol sa pagbati ng maligayang kaarawan. Kaya dapat ito ay malakas at masaya. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Mula sa awiting iyong kinanta, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa unang tanong, sa paanong paraan mo ito inawit? Ang awiting maligayang bati ay inawit natin sa paraang mahina at sa paraang malakas. Sa ikalawang tanong, natukoy mo ba ang pagkakaiba ng pag-awit nito ng mahina at malakas? Opo, kapag ito ay inawit ng mahina, ang damdamin ng kanta ay nagiging malungkot. At kapag ito naman ay inawit ng malakas, ang awitin ay nagiging masaya. Sa ikatlong bilang, naisagawa mo ba ng maayos ang pag-awit nito?
Kung ito ay iyong naisagawa ng maayos, napakahusay mo. Sa ika-apat na bilang, natutuhan mo ba itong awitin ng tama? Kung ito ay iyong natutuhan na awitin ng tama, magaling. At sa ika-apat na bilang, nauunawaan mo ba ang pagkakaiba ng tunog at kahinaan habang ikaw ay umaawit? Kung ito ay iyong nauunawaan, napakahusay mo. Ngayon naman ay gawin naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Pag-aralan ang chart sa ibaba. Subukang gawin ang mga bilang ng kumpas. Hikayatin ang miyembro ng pamilya na ito ay gawin. At narito ang chart. Sa kaliwang bahagi ay ang mga nota or note values. Sa kabila namang bahagi ay ang mga pahinga or rest values. Ang whole note ay play for 4 beats. Ang half note, play for 2 beats. Ang quarter note naman ay play for 1 beat. At ang eighth note ay play for 1 half of a beat. Sa kabila naman ang whole rest, rest for 4 beats. Half rest, rest for 2 beats. Quarter rest, rest for 1 beat. At ang 8th rest, rest for 1 half of a beat. Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pagpalakpak. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Iguhit mo sa iyong sagutang papel ang larawan na nagpapakita ng malakas na tunog. Para sa gawain ito, ay iguguhit mo ang mga larawang nagpapakita ng malakas na tunog. Cymbals, patak ng ulan, tunog ng ahas, tunog ng ambulansya, tunog ng tren, tahol ng aso, ng pusa, at ng motorsiklo. Ganito din ba ang iyong sagot? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 6. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung naisagawa mo ang mga gawain at malungkot na mukha kung hindi. Para sa gawain ito ay ang pagbabasihan natin ay ang awiting maligayang bati. Sa unang bilang, malinaw kung nabigkas ang mga salita. Kung ito ay iyong naisagawa, ay iguguhit mo ang masayang mukha. At kung hindi naman, ay malungkot na mukha. Sa ikalawang bilang, gumamit ako ng tamang dynamics sa kanta. Ito ba ay iyong naisagawa o hindi? Iguguhit mo ang masaya o malungkot na mukha. Sa ikatlong bilang naman, nabigkas ko ng may pagbabago sa lakas at hina ang kanta. Sa ikaapat na bilang, nasiyahan ako sa gawain. Ilalagay mo ang masayang mukha kung ito ay iyong naisagawa at malungkot naman kung hindi. At para sagutin ang mga tanong, alin sa mga gawain ang iyong nagustuhan o hindi nagustuhan at bakit? Ano ang naramdaman mo kapag nakakarinig ka ng mahinang awit? Ano ang nararamdaman mo kapag nakakarinig ka ng malakas na awit? Ating tandaan, ang mga tunog
na ating naririnig sa ating kapaligiran ay may pagkakaiba-iba ayon sa taas at baba, laki at liit, kapal at nipis, at gaan at bigat ng tunog na nililikha nito. Gawain sa pagkatuto bilang pito. Ikayatin ang ilang miyembro ng pamilya na gayahin ang mga tunog ng mga bagay sa dalawahan, tatluhan, at apatang panritmo. Sabay na gawin ang mga tunog ng eroplano para sa miyembro ng pamilya isa. Tunog ng tricycle sa miyembro ng pamilya ikalawa. Tunog ng nagmamartilyo para sa miyembro ng pamilya ikatlo. Gawain sa pagkatuto bilang walo. Bigkasin ang tunog ng mga larawang nasa ibaba. Ano ang katumbas na tunog at katahimikan ng mga tunog ng mga nasa larawan? Sa unang larawan ay pito, daga, ulan, ahas, sasakyan, at iyak ng bata. Hanggang sa muli mga bata!